Hello everyone, this is Alma and welcome po sa another episode ng Terrascape Flora's Vlog. But before that, please don't forget again to subscribe to my channel, hit the like button and press the notification para po updated kayo sa lahat ng new videos ko. Pag-uusapan po natin ngayon is how to save or revive your dying plants. Ang isang rason po kasi dyan is sa sobrang excited natin sa mga bagong bili nating plants, pagdating na pagdating, di ba, niriripat ka agad. Lalo pa pag ano, may bagong pots tayo, which is hindi po sana dapat kasi nga, galing po sa biyahe yung halaman, syempre nasistress din naman po siya, naaalog siya sa biyahe. So, ang recommended po sana dapat is pinaparest muna yung halaman kahit mga ano, dalawa or tatlong araw para po makapagpahinga naman yung halaman bago nyo iripat. Kasi ang tendency nun, pag niripat nyo kagad, yun po ang sanhi minsan or kadalasan, yun po ang dahilan kaya namamatay po yung mga bago nyong tanim. Ang isang ano din po niyan, ang isang example is gaya po ng ano, yung mga nagsisidatingan ngayon na mga Ecuadorian plants, di ba? Ang layo po kasi ng biyahe noon, galing pa Ecuador, tapos ano, binabiyahe pa Manila. Tapos pagdating sa Manila, binabiyahe papuntang dito Cebu. Na-try ko na din po kasi bumili ng Ecuadorian plants. Medyo may kahirapan po siyang buhayin. Kasi mag-a-adapt po siya dito ng ano, mag-a-adapt po siya dito sa atin. Kasi iba nga po yung weather doon sa Ecuador compared po dito sa atin. Or di kaya po yung kabibili nyo lang ng plants tapos bigla-bigla na lang po siyang nalalanta or namamatay is gawa po na hindi pa po yung stable yung halaman na nabili nyo or katatanim lang po ng seller. Or kung matagal na po sa inyo tapos magtataka kayo kung bakit bigla-bigla na lang po siyang nagyayalo yung dahon or talagang namamatay, syempre may ano na po yan, may diferensya na po na dun sa pinaka ano, pinaka ilalim po ng pot or baka po nagro-root rot na yung halaman niyo. Kaya dapat niyo na po yung i-uproot. Ang isa din pong tinatanong sa akin is kunyari ang dahon is gayan po nito, eto wala naman pong diferensya yung dahon. Sample ko lang po kasi wala akong mahanap na example dito. Kung napapansin niyo po, yung nag-brown po dito sa gilid, dito, sa mga dahon niya, may diferensya po yan. It's either po siya na-overwater or na-underwater. Kung sa tingin niyo po, sobrang dry niya na dito sa ibaba, check na lang din po sa pinakailalim kasi may iba kasi na dito sa ibabaw is sobrang tuyo na pero sa pinakailalim dito ganyanin niyo lang po ng ano ng daliri niyo dito o tingnan niyo 'di ba basa-basa pa dito kung dito niyo lang po kasi i-check tapos pagtingin niyo dito is dry na dry tap 'di ba ang una niyong maiisip is diligan. Which is pagdating dito pala sa ano pagdating pala dito sa center is basa pa siya, 'di ba? So talagang ma-overwater po yung halaman. So dapat po mag-ingat din po kayo sa pagdidilig. Isa din po kasi 'yan sa dahilan kaya nagro-root rot siya. Na-overwater po yung halaman. So, ang pinaka-ano dyan, ang pinaka-the best dyan, i-upload nyo na lang po yung halaman para po ma-check nyo kung ano po talagang nangyayari doon sa pinakaloob. Ito may sample ako. Ito medyo matagal ko na itong natanim. Tapos, ayan pa siya. Ganyan pa din siya. Magdadalawang buwan na siguro to or ano. Tapos ngayon ko lang naisipang i-check kung bakit to nagkaganito. Pero alam ko may something wrong dito. I-upload nyo lang po, check nyo po kung anong nangyari. O, yan. Yan, nag-root rot nga na push yung ano niya, yung ugat niya.
So, ang dapat gawin dito is linisin lang. So, yung ugat niya is patay na. So, wala na po yung silbi. I-cut nyo lang. Saglit, kuha po ako ng scissor. Saglit lang po. Ay. So, sanitize po yung gunting. Huwag niyo pong kalimutan mag-sanitize talaga kasi importante po yun. Sanitize po niyo lahat ng mga equipment niyo. Cut niyo lang po yan. Buti na lang okay pa yung ano niya, yung stem niya. Hindi naman siya na sama sa pagka-rot. So ito, i-water propagate na lang po natin. So maghanda po kayo ng malinis na tubig. Kung maaari po, wag po yung ano ha, wag po kayong gumamit ng tap water. Yung tubig po na iniinom nyo, distilled or mineral, yun po ang dapat nyong gamitin. Tapos, kung may rooting hormones kayo, mas maigi pong gumamit din po kayo. Patakan nyo lang po ng konti. Patak lang po, konti. Oops, yun. Medyo napadami. Mas maigi pong gumamit ng rooting hormones kasi mas mabilis po mag-develop yung mga roots niya. Mag-develop yung mga bagong roots. Pero kung wala naman po kayo nito, okay lang. Tapos, eto, ibababad nyo lang siya. Yung tamang-tama lang po nasa sayad po yung stem niya. Hanggang sa mag-produce po siya ng bagong roots. Palitan nyo lang po ng bagong tubig every 3 days, 2 to 3 days, palitan nyo po ng bagong tubig. Hanggang sa mag-antay na lang po kayo mag-produce po ito ng new roots. Eventually, mag-produce talaga siya. Ganyan lang po siya. If hindi naman siya nag-root rot, tabi po muna natin ha. Pasensya po ang ingay po ng aso. Kung pagka-uproot ninyo, hindi naman po siya nag-root rot or maganda naman po yung roots niya, it's either po hindi siya hiyang sa soil mix na gamit ninyo. Mas maigi po, ano, palitan nyo muna yung soil mix ninyo. Baka lang, ano, hindi niya gusto yung mixture. So, kung hindi pa rin niya gusto, yun, i-water propano nyo na. Yun lang. Yun. Ganun lang po siya kadali. May ibang halaman po na medyo matagal pong mag-produce ng new roots. May iba naman na mabilis lang. Depende po talaga yan sa halaman. Pero so far, yung mga halaman ko, mga 3 weeks, ganun ata, nag-produce na siya ng mga bagong roots. Ganun po siya. Yun lang po. Sana may natutunan kayo. See you sa next vlog. Salamat. Bye-bye.